iti puno na iban na yan, dalawang kaisulit pa tayo, dalawang kadami yung mahayo ngayon. At nakita ko sa isang lugar, may isang lasing na parang, nilimpay ko nga siya ngayon, na parang hiyak siya, na narinig niya nag-aawitan. Sabi niya, pasensya na po kayo, hindi makainom ako. Okay lang yun, dahil siguro wala naman ibangan dito. Hindi po sa walang ibangan, mabigat ko yung dinadala kung may problema ako. Alam mo, kaibigan, sabi ko, kahit anong inom mo yan, kinabukasan, masakit na yung ulo mo, problema mo na dyan. Pero sana huwag kang humantong sa nangyari doon sa mayroon, sa may katibdan na nagpakatiwakan dahil sa bigatin. Isa lang ginagaranti ko sa iyo, ibigay mo lahat ng bigatin mo sa Panginoon. Garantisado, gagaan pa ng damo. Sabi niya, ito na panahon, nagpapaliklob ako, isang taon na ako, hindi nagsisimba. Mula noon, tumanggap siya ulit. So ito yung nagagawa ng bakit natin ginagawa yung mahayo tayo. Kung bakit natin inaabot yung mga lugar na walang umaabot. You never know kung ano hindi nadanas nila. Take that opportunity. Baka yung salita ng Diyos ang makapagbabago sa buhay nila na hindi natin alam. Kaya habang ako may nakakausap lahat, sinasabi ni Sister Den, bakit hindi ka na-intimidate? Kaya sa may mga lasing, pumupunta, may nakausap mo. Sabi ko, hindi ako ma-intimidate kasi galing na rin ako dyan. Eh. So alam ko na rin yung mga hindi nadanas. Alam ko rin kung nasa loob niya. Pero tayong mga anak ng Diyos ay maging isang instrumento para abutin kahit sino paman. Wala tayong pipiliin. Sabi ko nga, nakayapak ka, nakapaak ka, kahit hindi ka pa naliligo, dito welcome ka, dito yayakapin ka. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa bahagi sa atin na huwag natin na dyan ang discrimination. Pero ngayon pong araw, natapos po tayo sa halatay natin ngayon, alam ko ilan sa atin, excited na. Valentine's. Eh mga ano, dumanas ng mga GS yan eh. Ay lang hinatid kami nung sa Constantine, dami kong anak na hinatid doon, anak-anakan na hinatid doon, talagang wala silang hinintay, kundi ito, yung mga kapatahan, yung mga tatay, yung mga nanay, lalo nanay, malaki expectation yan eh, pagdating ng Valentine's, yung mga tatay ba yan, bibili ng mga bulaklak. Gusto pa ba yun? Kahit man lang sana bulaklak ng kalabasa, pimitas man lang kayo para maibigay niyo man lang sa asawa niyo. Para pagkatapos yung bigay, pwede nyo iluto, may ulam pa. So ito yung panahon, pisan, abala tayo. Naalala ko isang kwento, isang babae tumatakbo doon sa psychiatrist, doktor. Galit na galit siya, sabi sa counselor. Galit na galit ako, sana binigay niya yung bigatin niya sa asawa niya. Mula ngayon, sabi niya, gusto ko magpaghiwalay sa asawa ko, pero hindi lang basta makikipaghiwalay ako sa asawa ko. Gusto ko makabawi sa kanya, saktan siya. Sabi ng doktor, nakaisip ako ng idea. Sige, ganito gawin mo. Pag uwi mo sa bahay, ipakita mo na mahal naman ang asawa mo. Pag gusto mo, lahat ng kabutihan, pakitaan mo. Lahat, sundin mo siya, saktan siya, sabi niya. At pag nahulog ni loob sa'yo, bumagsak na sa kami, sabihin sa kanya, maghihiwalay na tayo. Hiwalay mo na siya. Ganun niya ang ginawa ng babae. Lahat ng kabutihan, pinakita niya, sinunod niya asawa niya, pinaglikuran niya, pinagluto niya, lahat-lahat. Kaya yung ginawa niya, lahat ng mga bagay na ikatutuwa ng asawa niya. Noong after 2 months, tinawagan siya ng doktor kasi hindi pa tumatawag sa kanya eh. Oh, ba't hindi ka tinatawag ko? Kailan mo na ipapail yung divorce niyo? Anong divorce? Sabi niya. Alam niyo, sabi niya, wala nang divorce. Kasi the moment na ginawa ko yung mga bagay na yun sa kanya, mga bagay na ginawa ko, unti-unti ko siya lalong minahal. Lalo ko nakita na mahal ko pala siya. Lahat ng mga pagsisikap ko, lahat ng pag-aasikaso ko sa kanya, natutunan ko lalo siyang mahalin. Kaya noon ko nakita na mahal ko pala yung asawa ko. Minsan tayo, di ba, mihinto na yung pag-ibig natin. Pagkatalasan eh, pag-ulang kita, pag-ulang kilala ko pa lang yung kakasagulang first year. Pag inuubo yung asawa mo, naku, okay ka ba? Inuubo ka? Inuub ka ng gamot? Ngayon, after 5 years, 10 years, pag inuubo na yung asawa mo, upo ka ng upo, ingi-ingi mo, doon ka sa tulog. Dati-dati pag yung asawa mo, unang kita mo, yung mga peklat na yan, parang bituin na nagliling-ling. Nagtamagal na, naging buwan na naglalaki yan sa kalawakan. Ngayon na nakikita natin, nakikita na natin kapintasan natin. Nakikita mo na yung kapintasan ng isang isa. Minsan, di ba nang bumabaw yan kung may lalaki o babae? Eh minsan, isipin mo natin kasi kasuhin mo natin kasi pagdating ng asawa, ha? Nagugutom ako, ano ba makan? Eh tumingin ka niya sa ref, maghanap ka na kakainin, minsan ganun na. Pero pagdating natin, pag-excited, pag-newlywed yan, uwi ng bahay yan, talaga yung asawa, nakakasigasa, nakapag-complete na yan. May set na nakalagay yung kutsara, tinidor, talaga nakaayos na ayos yan. May matching na may ano ba yan?
May bulak-bulak tak na yan. Pag tagal-tagal, uuwi yung kasama, pagod sa trabaho. Ano kakainin natin? Baka maghanap ka! Ganun na ngayon. Kaya pag umisa talaga naman, ganun na ganun. Ay ganun din ang pagtagal-tagal sa ano. Misa natin-take po, granted natin yung mga mahal natin sa buhay na nineglect natin. Pero sabi ko nga, pag nakikita niyo asawa niyo, as if, first time niyo palang silang nakita, baka nakikita niyo palang lagi nandun yung intimacy na wow! Kahit na lumaki na asawa niyo, sexy pa rin sa pagkikita niyo. Huwag pa bago. Minsan ganun eh. Ngayon, panitas, pakita naman natin, mag-effort naman tayo. Minsan kasi, minsan, pag matagal, lagi kinaan sa mga salatang sa lalaki. Nagpuyo naman kayo. Minsan, pagluto nyo rin ang asawa niyo. Pag-isimas. Pag nasanay kayo, magiging automatic na sa inyo. Minsan, maninibago yung asawa niyo. Ano na kahit, parang, sakit ka ba? May lalang ka ba? Ilan ba sa inyo nagsasabi sa asawa niyo na I love you? Wala na siguro, no? Kahit sa mga anak nga, sa magulang, may nagsasabi pa ba na I love you? Ay, Valentine's Day naman. Ano man, ano na, ibalik natin yung bagay na yan. Uli i-rekindle natin yung mga bagay na yun. Kasi sabi nila, pag tumatagal na, nagiging mapaghanap yung lalaki. Mabawi lalaki, no? Kasi minsan, yung mga babae, nanginiglect na nila. Kasi kung sinita nila, sa aming mga lalaki na dati-dati, talaga pinagluluto. Pag uwi ng mga lalaki, nakaligo na sila. Eh ngayon, uwi kayo, nangasim-asim, hindi mo na nanginiglo. Paano kaya kailangan uwi? Pero ganun naman. Bakit nga ba may Valentine's? Ano yung ba istorya? Bakit may Valentine's tayo ngayon? Valentine's, ba't ba tayo nasa-celebrate? Alam niyo ba yung history ng Valentine's? Bakit ka may Valentine's ngayon? Ang Valentine's Day, bakit ito nagawa? Dahil noong 250 years after death si Christ, may isang Roman Empire, sinasabi si Emperor Claudius, na committed siya na mabuo yung mga army niya. Pero kapanahonan na yun, pero ito voluntary na, wala mag-commit ng mga lalaki, na lalo na yung mga asawa. Kasi gusto nila mag-stay home sila, gusto nila kasama na yung asawa nila. So ang ginawa niya, para hindi na mag-asawa yung mga lalaki, binawal niya yung kasal. Binawal niya yung kasal nun. So, bawal magkasal nun. So, ito yung ikaso. So, si St. Valentine, ito yung gusto niya gawin. Siya pare siya. So, wala siyang ginawa kundi magkasal na magkasal. So, ano nangyari? Ginawa niya, gumawa ng kautosan ang Roman Empire na pag ikaw ay nagkasal, makukulong ka at hahatulan ka ng kamatayan. Pero ganun pa man dahil ito yung desire ni Valentine na magkasal. Kaya patago niyang kinakasal yung mga sundalo. Kaya pag nakakarinig sila ng yabag, natatago sila. Kaya pabulong niyang kinakasal, pabulong. Imagine yung pag kinakasal niya, pabulong sila mo niya. And minsan, may kinakasal siya, nakita niya yung yabag, naniniyabag ng sundalo. Nakatakas yung dalawang kakasal niya, pero siya naiwan, nanguli siya. At kinulong nga siya. Kinulong siya kung saan talagang ito, pinahirapan siya, tinorture siya. At bago yun, may isang prison guard, yung anak, binisita siya. Nilaw siya ng tatay niya, nabistahin si St. Valentine. So, ito, nagpagpagpuan siya, na-share niya yung pag-ibig niya, hanggang sa umabot sa, nagkakalilan sila. At yung bago siya mamatay, nag-iwan siya ng letter sa kaibigan niya, sabi, sa note-taking her for her friendship and loyalty, pinasasalamatan niya sa pagiging kaibigan at loyalty. At sinayinan niya, sinulata niya, love from your Valentine. At doon niya nagsimula yung pagpapalitan ng sulat doon. February 14, 269 after death. Ay yung araw kung saan na-set aside para i-honor si St. Valentine. So alam niyo na history mo ngayon. Bakit mo ba? Sino ba si Valentine? Kasi si St. Valentine na pare. Ito minsan, ito yung kailangan natin. Everyone loves love. Ito yung gusto natin na tayo ibigin, na tayo mahalin. Pero pagdating sa atin, ang problema, pag tayo na magmamahal, yung pagmamahal natin, conditional. Conditional. Kung malasagod lang tayo, kung okay lang tayo. Minsan, yung minamahal natin, yung mga taong lovable lang. Di ba kadalasan, pag hindi nyo gusto yung tsura, hindi nyo pinapansin, hindi yung minamahal. Yung mga nasa JS, nakita ko si Joma, pinipili niya yung sinasayaw niya. Pinipili niya na yung gusto niya. Kaya nasabi ko, tumawag ako, hindi pa matapos yung JS nyo. Hindi pa po nag-uumpisa pa lang. Eh pumunta kami, nag-uwi lang na. Marami na nag-uwi lang. Bakit kaya? Ibig sabihin siguro, walang sasayaw sa kanila. Walang lumalapit sa kanila. Pero minsan sa atin, tingin natin, yung physical lang. Pag hindi mo gusto yung tsura niya, ay,
Pero ang tutulong ng pagpapanat sa tao, huwag agi na